house. Hoy! Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin, 37 minuto, makalipas po ang ikapat ng umaga. Maayong buntag, Gladys! Maayong buntag, amigo, maupay nga aga ug maayong adlaw sa tanan nga naminaw nato karong taknaa. Ug salamat sa Ginoo sa bagong higayon, amigo. Salamat sa Diyos sa isa na namang mabuting pagkakataon. Good morning, Kuya, at magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po yung araw ng Webes, ika-6 sa buwan ng Enero 2022. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Gulubong. Ako naman si Gladys Tuwabi. Maghahatid sa inyo ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kahapon, umabot sa mahigit 10,000. Doble ng bilang ng sinundan na araw. Hataw Balita! Laguna, isa sa ilalim na rin sa COVID-19 Alert Level 3 simula bukas hanggang January 15. Hataw Balita! Paracetamol at iba pang gamot sa bansa. Walang shortage ayon sa isang pharmaceutical group. Hataw Balita! Restrictions sa mga hindi pa bakunado laban sa COVID-19 na ipinatutupad sa Metro Manila. Isinusulong na ipinatupad na rin sa buong Pilipinas. Hataw Balita! At Iloilo City, nakapagtala ng kauna-unahang kaso ng COVID-19 Omicron variant. 7 close contact ng Omicron patient sa Camarines Sur nagpositibo sa COVID-19. Hataw Balita! Una sa ating mga humahataw na balita, muling dumoble ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa datos ng Department of Health, nakapagtala ang bansa ng 10,775 new COVID-19 cases kahapon. Halos 2 beses na mas mataas kumpara noong Martes na nakapagtala ng 5,434. May 9 na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos. Ngayon, 2,871,745 na ang kabuang kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Sa bilang na yan, 39,974 ang mga aktibong kaso, 605 naman ang new recoveries. Ngayon, 2,780,109 na ang kabuang bilang ng mga gumaling. 96.8% ito ng total COVID-19 cases. 58 naman ang nadagdag sa mga nasawi. Sa kasalukuyan, 51,662 na ang total deaths. Hataw Balita! Pataas ng pataas ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Pero kumpara sa nagdaang mga surge, karamihan sa mga kaso ay mild o banayad ang sintomas. Dahil dito, isinusulong ng Department of Health ang Home Care Benefit Package para maiwasang mapuno ang mga ospital. Si Jenica Cruz, humahataw! Hataw Balita! Balik sa 5 digits ang mga bagong kaso ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Kahapon, naitala ang pinakamataas na new COVID cases mula noong October 11, 2021 na pumalo sa 10,775. Sa monitoring ng OCTA, higit 7,000 sa mga kaso ay mula sa National Capital Region, kung saan 1,781 ay galing sa Quezon City at 1,407 ay mula sa Maynila. Pero kung titingnan ang severity ng mga kaso sa NCR, base pa rin sa datos ng OCTA, 97.51% o halos lahat ng mga nahawahan ay banayad ang sintomas o mild. 2.44% ang asymptomatic, habang wala pa sa 1% ang moderate, critical at severe. Nauna nang sinabi ng Department of Health at ng mga eksperto na malaki ang tsansa na nasa komunidad na ang mas nakahawang Omicron variant base sa trend ng COVID-19 cases sa bansa nitong mga nakaraang araw. Bagay na sinasalamin din ang ipinapakitang sintomas ng karamihan sa mga tinatamaan ng virus na mild lamang ang infeksyon, lalo na sa mga nakatanggap ng bakuna. So why is the Omicron variant causing milder disease? So we know, for example, that there is more Omicron virus in the upper part of your respiratory tract. So in your nose, your throat,
and in your bronchus 70 times more virus. But the virus struggles to go into your lungs. So it cannot go into your lungs. And since severe COVID comes from lung involvement, because the virus struggles to enter the lungs, for most people, especially vaccinated and boosted people, it's relatively mild. Pero sa kabila ng napakaliit na porsyento ng mga nahahawa na nagiging lubha ang kalagayan, tumaas ang hospital bed occupancy sa rehiyon. Mula 19%, tumaas ito sa 34% sa loob lamang ng 7 araw. Upang hindi mapuno ang mga ospital at mga temporary treatment and monitoring facilities, isinusulong ng DOH sa mga pasyente na may mild symptoms ang mag-avail sa home care benefit package. Last year pa, the PhilHealth Board of Directors already passed a resolution to roll out the COVID home isolation benefit package, no? Na this will be supported with teleconsultation, telemedicine. Doon sa COVID home isolation benefit package, may checklist na dyan kung di ako nagkakamali ng mga symptoms, ano yung mga health interventions na dapat gawin, na kayang gawin sa loob ng mga tahanan. Nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran ng Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos at Pfizer para sa procurement ng oral antiviral real COVID-19 drug na Paxlovid. Paalala ng DOH sa publiko, kahit mild na infection lang ang naidudulot ng Omicron, COVID-19 pa rin ito at mas nakahawa kumpara sa ibang variants. At kapag mas maraming nahawa, mas mataas ang chance ang makapag-mutate ito sa mas delikadong variant. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Jenica Cruz, Humahataw. Hataw Balita. Kasama ng iba pa ang probinsya sa Calabarzon, isasalalim na rin sa Alert Level 3 ang probinsya ng Laguna. Sa anunsyo ni Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles, inaprubahan ng IATF ang rekomendasyon ng Sub-Technical Working Group on Data Analytics na isailalim sa mas mahigpit na alert level ang lalawigan dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases. Epektibo ang Alert Level 3 sa Laguna bukas January 7 hanggang 15. Sa ilalim ng Alert Level 3, maximum 30% on-site venue o seating capacity ang pinapayagan para sa fully vaccinated, habang 50% outdoor capacity naman sa permitted establishments at activities. Pinapayagan ang intrazonal at interzonal travel pero nakadepende sa LGU kung magpapatupad sila ng restrictions. Hataw Balita. Sa mga susunod na araw, posibleng mas maging maalwan na ang pag-test kung kayo ay positibo sa COVID-19. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Department of Health sa Food and Drug Administration na aprubahan na ang antigen home testing kits. Si Lucille Lloren, Humahataw. Hataw Balita. Sa kasalukuyan, tanging mga laboratorio at healthcare professional lang ang maaring makapagsagawa ng COVID-19 antigen test. Pero posibleng makapag-self-administer na nito sa mga susunod na araw dahil nagbigay na ng rekomendasyon ang Department of Health sa Food and Drug Administration na i-revise ang Certificate of Product Registration ng antigen test para magamit sa mga bahay. The demand is really great for this, no? Admittedly. But we really have to educate our people how to do it correctly. And also the FDA to make sure that the CPR of the currently available antigen test kits will be revised to include the home conduct, home testing using antigen test kits. Because now it's still done mostly officially in a lab setup. Sa gitna naman ng panawagan na magsagawa ng COVID-19 mass testing, nagpaliwanag si DOH Secretary Francisco Duque III na hindi kakayanin ng pamahalaan na suluhin ang gastos. Anya, mangangailangan ng milyon-milyong pisong pondo para rito sa loob lang ng isang araw. Nagkakahalaga ng 2,450 pesos hanggang 3,360 pesos ang mga RT-PCR test, depende kung pribado o pampubliko ang isang laboratorio ang magsasagawa nito. I mean, how I wish we could give this all for free, no? But mahirap din kasi
it's going to suck a great deal of our very limited resources. Mahal din yan eh. Did you realize that, for example, if you need 200,000 a day, that's not even 1% of the population, times 2,000 muna na, 400 million a day. That's 4 billion in 10 days, and that's 12 billion in 1 month. Testing is just one small component of the broad front intervention. Ang mahalaga ngayon, ayon sa DOH, maintindihan ng publiko na kailangan mag-isolate agad at kumonsulta sa doktor online kapag nakaranas ng anumang sintomas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Lucille Lloren, Humahataw. Hataw Balita! Hoy, tiniyak ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP na walang shortage ng gamot sa bansa, partikular na ng paracetamol. Ayon sa grupo, sapat ang supply ng gamot sa mga warehouse ng kanilang member companies at naka-out of stock lamang ang ilang butika na karamihan ay nasa Metro Manila at Ilocos. Anila, maraming alternatibong brand ng gamot na maaaring bilhin ng publiko. Narito ang pahayag ni PHAP Vice President Janet Jacosalema. The alternative is on the brand. What we're seeing today kasi na nag-out of stock, yung mga kinasanayan na mga brands ng paracetamol, mga analgesic. But there are other brands that are available. Siguro dahil biglang surge ng demand dun sa isang butika, nagkakaubusan. But we assure the public na as soon as mag-reorder sa amin yung drugstore, kaagad-agad magde-deliver kami. Panawagan naman ang PHAP, huwag mag-hoard o mag-stockpile ang mga gamot. Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque III, sinigurado na rin ang Unilab Incorporated na magkakaroon na ng bagong stocks ang kanilang mga branded na gamot ngayong linggo. Kakausapin din ng kalinim si Trade Secretary Ramon Lopez upol sa supply. Narito ang pahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III. Kasi nga, hindi nila inasahan na biglang sisipa yung demand. So yung tugon sa supply, sa demand pala, by raising supply, eh hindi naman siya immediate. Ano? Na tumaas ang demand, eh magkakaroon kaagad ng production. So humahabol na. Sa ngayon, normal naman ang sitwasyon sa ilang butika sa Quezon City at wala nang pila ng mga mamimili. Hataw Balita! Inirerekomenda ni Testing Czar at Presidential Advisor for COVID-19 Response Secretary Vince Dizon na ipatupad na sa buong Pilipinas ang pagbabawal sa mga individual na hindi pa bakunado contra COVID-19 na magtungo sa mga pampublikong lugar. Sa gitna ito ng muling mabilis na pagdami ng mga kaso sa bansa at ng local transmission ng Omicron variant. Narito ang pahayag ni Testing Czar Secretary Vince Dizon. Mr. President, nag-usap na po kami ni Secretary Anyo, ni Secretary Duque, Secretary Galvez, Secretary Lorenzana na we are recommending that this policy in NCR also be adopted by the entire country, even in areas po na hindi pa nagsusurge. Dahil alam naman po natin, it is really just a matter of time na itong Omicron ay kumagat na sa buong bansa. Ginawa ni Secretary Dizon ang pahayag sa pagpupulong ng high-ranking officials ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF, MEID, kay Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes ng gabi. Ayon sa opisyal, ganito na ang ipinatutupad sa ilang bansang nakararanas ng Omicron surge. Narito muli si Testing Czar Secretary Vince Dizon. Kung titignan po natin ang ibang bansa, countries all over the world are restricting the exposure of the unvaccinated. Sa France po, they are cracking down on unvaccinated. Germany, they are locking down unvaccinated people. And even in South Korea po, they now are imposing a new vaccine passes. No, para po ano, no, restrict yung movement ng mga unvaccinated. Sa kasalukuyan, 65.63% ng target population ang fully vaccinated at 79.42% ang nakatanggap ng at least isang dose. Hataw Balita!
Magsasagawa ng malawakang bakunahan ang pamahalaan ngayong araw sa Metro Manila para sa mga senior citizens na hindi pa rin bakunado kontra COVID-19. Sa gitna ito ng tumataas na banta ng virus sa rehiyon na pinangangambahang bunsod ng Omicron variant. Ayon kay DOH-NCR Director Dr. Gloria Balboa, target nilang mabakunahan ang 3% o katumbas ng mahigit 52,000 mga senior citizens na natitirang unvaccinated. Isasagawa ang pagbabakuna sa iba't ibang vaccination sites sa rehiyon, pinapayaga ng walk-in. Magde-deploy din ang mobile vaccination teams ang DOH-NCR sa mga senior citizens na bedridden at hirap nang makapunta sa mga vaccination sites. Hataw Balita! Nakapagtala na ng unang kaso ng COVID-19 Omicron variant sa Iloilo City. Ito ang humahataw na balita. Hataw Balita! Isang 46 years old na male seafarer mula sa Kenya ang tinuturong kauna-unahang kaso ng COVID-19 Omicron variant sa Iloilo City. Kinumpirma ito ni Mayor Jerry Trenya sa kanyang social media post kahapon. Dumating aniya sa Pilipinas ang pasyente noong December 16, 2021. Mula Cebu, bumiyahe ito patungong Iloilo City noong December 24. December 27, na-swab sa kanilang bahay. Dito nalaman na positibo sa virus ang lalaki. Kaya agad itong dinala sa quarantine facility ng lungsod. Sa lumabas na resulta ng genome sequencing mula sa Philippine Genome Sequencing Center, January 4 ngayong taon, nagpositibo sa Omicron variant ang lalaking seafarer. Bilang antisipasyon sa posibleng pagdami ng kaso ng Omicron variant sa lugar, inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang quarantine facilities ng lungsod. Iniutos na rin ng alkalde ang paghihigpit sa pagpapatupad ng health protocols. Binigyan din ito ang halaga ng pagpapabakuna at pagpapaturok ng booster shots. Nakapagtala na ang lungsod ng 16 total active cases noong January 4, kung saan karamihan sa mga ito ay may travel history. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita! Nagpositibo sa COVID-19 ang 7 sa mga close contact ng isa sa mga nagpositibo sa Omicron variant sa Camarines Sur. Si Alan Manansala, humahataw! Hataw Balita! Tatlo na sa ngayon ang naitalang COVID-19 Omicron variant cases sa Camarines Sur. Ayon kay Che Bermejo, ang chief ng Edmero, agad namang nakapagsagawa ng contact tracing sa 200 individual na naging close contact ng mga pasyente mula sa mga bayan ng Bumbon, Bato at Tigawon. Kahapon, sinabi ni Bermejo na 17 kaso ang muling naidagdag na nagpositibo sa COVID-19 sa Camsur. 7 sa mga ito ay close contact ng Omicron positive sa Tigawon. Takol kitang tinis sa Tigawon, including yung some contacts from Goa. And kahapon, tig-test yung buong contact niya sa school, no? This is ang na-test niya sa Tigawon, around 150 na mga close contact. Ang positibo sa Omicron sa Tigawon ay si Bicol 46298. Na isang 46 years old na babae na partially vaccinated ng Sinovac pero walang travel history abroad o domestic. So most probably, bako man siya ang carrier, naulakitan siya. Dati siyang Delta variant, tapos later on, positive siya sa Omicron. Gayunman, hindi patiyak ng Edmero kung Omicron variant ang dumapo sa 7 nagpositibo. Ipapadala ang samples ng 7 nagpositibo sa Philippine Genome Center para matukoy kung anong variant ang tumama sa kanila. Paalala na lamang nito sa publiko, agad magpabakuna upang makaiwas sa mga mas malalang epekto ng virus at maiwasan pa ang mutation ng ibang variant. Kaugnay nito, maghihigpit ang probinsya pagdating sa pagpapatupad ng health protocols, lalo na sa maraming tao, pampublikong lugar at malls na maaaring pagmulan ng super spreader event. Nasa active surveillance na o mahigpit na pagbabantay sa mga border ang buong probinsya, lalo na sa mga dadaan sa Del Gallego-Tagkawayan border para sa mga papasok mula NCR at Calabar Zone area at uuwing ROFs o mga Pinoy na galing abroad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, humahataw! Hataw Balita!
na rin ang malawakang COVID-19 testing sa mga kawani ng railway sector. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batna, nasa higit 1,700 na mga empleyado ng railway sector ang sumailalim na sa swab testing. 345 sa mga ito ang kinailangan pa mag-confirmatory test, kung saan 56 ang kumpirmadong may COVID-19. Narito ang pahayag ni Yusek Timothy Bata ng DOTR. Magpapatuloy po itong testing na ito sa kabuuan po ng Linggo hanggat po matest natin ang lahat ng ating mga rail personnel at nang ma-quarantine po natin at mabigyan po ng naayong lunas yun pong mga madedetect po nating positive cases. At kahit marami ang nagkakasakit sa mga empleyado ng MRT, PNR at iba pang mga linya ng tren, siniguro ng DOTR na hindi maapektuhan ang operasyon ng mga tren at mananatili pa rin sa 70% ang papayagan capacity. Tiniyak rin ang ahensya na hindi magkakaroon ng direktang contact ang mga pasahero sa sinuman sa kanilang empleyado na positibo sa COVID-19. Bukod sa massive swab test, magkakaroon rin ng random antigen testing sa mga naka-duty sa kada istasyon ng tren. Sakaling may magpositibo ay agad na kokontakin ang mga pasahero na posibleng nakasalamuhan nito. Kaugnay nito, muling hinihikayat ang mga pasahero na kung maaari ay gumamit ng automated fare collection system o mga beep cards para maiwasan ang madalas na pakikipagtransaksyon sa mga ticket seller. Hataw Balita. Nagpositibo sa COVID-19 ang 60 empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority matapos na isailalim sa swab test. Sa ngayon ay naka-quarantine na ang mga nagpositibong MMDA employees. Ayon kay MMDA General Manager Romando Artes, karamihan sa mga nagpositibo ay nakararanas ng mild na sintomas habang ang iba naman ay asymptomatic. Anya pawang mga bakunado na ang mga empleyadong tinamaan ng COVID-19. Narito ang pahayag ni MMDA General Manager Romando Artes. Right now po, meron po tayong mga infections. In fact, kahapon po, nagpaswa po tayo ng may mga symptoms. Out of 100, it was reported this morning, yung nagpaswa kahapon, ay nasa 60 plus po yung wow. Positive. Kaugnay nito, tiniyak ng MMDA na tuloy-tuloy rin ang kanilang pangikayat sa kanilang mga tauhan na magpa-booster shot upang magkaroon ng dagdag proteksyon laban sa pagkakasakit. Sa ngayon, higit 60 mga empleyado na ng MMDA ang nakatanggap ng booster dose. Hataw Balita. Abiso po sa ating mga kababayan na may appointment sa Department of Foreign Affairs. Inanunsyo ng DFA na hindi nila siservisyuhan ang mga hindi pa bakunado contra COVID-19, partikular sa mga opisina ng kagawaran na nasa mga malls sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3. Kabilang sa mga hindi i-accommodate ay mga unvaccinated minors. Ayon sa DFA, ang pulisya ay alinsunod sa paghihigpit na ipinatutupad ang mga malls para sa mga hindi pa bakunado. Maaaring magpa-reschedule ang mga may appointment pagkatapos silang mabakunahan o kapag nagluwag ang kani-kanilang mga lokal na pamahalaan ng restrictions sa mga unvaccinated. Hataw Balita. Samantala, bumagal sa 3.6% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa, pinakamababang antas noong 2021. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, ang pagbagal ng antas ng inflation noong Disyembre ay dahil sa mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Partikular na nagbigay ng kontribusyon ang naging paggalaw sa presyo ng gulay tulad ng repolyo at isda gaya ng galunggong. Ayon pa kay Mapa, hindi nagkaroon ng epekto sa presyo ng pangunahing bilihin ang nagdaang bagyong Odette. Sa datos na nakita namin, kanina ni-report ko nga, no, for areas outside the National Capital Region, bumaba yung ating presyo ng gulay. So hindi naman nagkaroon ng malaking epekto, no, yung bagyo. Of course, we will be checking the provincial data.
Pero sa nakikita namin for areas outside the National Capital Region, inflation went down and this is due to the reduction yung sa presyo ng mga pagkain. Although may nakita kami na pagtaas ng presyo doon sa meat products, no? Siguro ito yung because of the holidays. But the other products, hindi naman siya tumaas talaga. Samantala, noong buong taon ng 2021, naitala ang average inflation rate sa 4.5%. Mas mataas pa rin kumpara sa target ng pamahalaan na 2-4% at forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 4.4% para sa buong 2021. Hataw Balita! Balak ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling bumisita sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Odette. Ito ay upang personal na alamin kung ano na ang estado ng recovery at rehabilitation efforts sa mga probinsyang lubos na naapektuhan ng kalamidad. Ginamit na ang presidential yacht na BRP ng Pangulo sa Siargao bilang ospital upang tumulong sa mga nangangailangan ng treatment pagkatapos ng bagyo. Gayunman, ayon sa Malacanang, importanteng matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng punong ehekutibo kaya kailangang planuhing mabuti ang lakad ng presidente at maigting na masunod ang mga kinakailangang protocols. Sa gitna ito ng muling mabilis na pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. So gusto ko lang tignan yung what was the progress of our government intervention there. Bibisitahan ko lahat yan uli. Maybe middle of second or third quarter of January. Hataw Balita! Umabot sa 67 na mga tindahan sa probinsya ng Bohol ang nahuling lumabag sa ipinatutupad na price freeze para sa mga apektado ng Bagyong Odette. Si Iris Madelo, humahataw. Hataw Balita! Formal nang nag-issue ng show cause order ang Department of Trade and Industry Bohol upang magpaliwanag ang 67 na tindahan sa probinsya na nahuling lumabag sa ibinaba nitong price freeze habang nasa ilalim ng state of calamity ang probinsya matapos sagupitin ng Bagyong Odette. Ayon sa DTI Bohol, mahaharap sa hindi bababang isang taong pagkakulong o 5,000 piso na multa oras na mapatunayang lumabag ang mga ito. Ang price freeze ay ang pagpapanatili ng presyo ng mga bilihin sa kabila ng pagtaas ng demand ng mga produkto dala ng bagyo. Kabilang na dito ang mga basic necessities, construction materials at mga fuels. Hindi kayat din ng DTI Bohol ang mga biktima ng overpricing na i-report ang mga lalabag na tindahan. Tumawag lang sa DTI hotline 0385018260 o 0917300581 o magpadala ng mensahe sa r07.bohol@dti.gov.ph o sa DTI Bohol Facebook page. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iris Madelo, humahataw! Hataw Balita! Ipamamahagi ng Mandawi City Government ang satellite phones sa 27 barangay nito upang may magamit sakaling maputol ang linya ng komunikasyon sa panahon ng kalamidad. Narito ang humahataw na balita. Hataw Balita! Bukod sa problema sa tubig at kuryente, pahirapan din ang komunikasyon sa iba't ibang bahagi ng Cebu matapos ang pananalasa ng Bagyong Odette. Kagaya na lang sa Mandawi City, Cebu, na hanggang ngayon ay hindi pa rin stable ang linya ng komunikasyon dahil hindi pa bumabalik sa normal ang supply ng kuryente at marami pang cell sites ang hindi naaayos. Bunsod nito, mamamahagi ng satellite phones ang lokal na pamahalaan ng Mandawi City sa 27 barangay nito. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang pagresponde ng mga emergency personnel at mapapanatili ang koordinasyon at komunikasyon ng bawat barangay sa lungsod lalo na sa panahon ng kalamidad. Ang satellite phones ay hindi nakadepende sa mga network ng cell sites, kaya hindi ito maaapektuhan sakaling maputol man ang linya ng komunikasyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! Magkano kaya, Gladys, ang isang presyo ng satellite phone? At dapat sana magkaroon talaga ang lahat ng LGU niyan, eh, mga barangay. Tagal na natin ding narinig sa OCD yan, eh, Gladys. Kamusta ba yung power supply dyan sa Bohol at dyan sa inyo sa Cebu, Gladys?
Amigo, unti-unti namang bumabalik na ang supply ng kuryente dito sa Cebu at maging sa probinsya ng Bohol at sa iba't ibang bahagi ng Visayas, though hindi pa nga completely bumabalik ang kuryente sa lahat ng lugar sa bawat probinsya dito sa Visayas. Pero nakikita natin ang effort ng mga linemen para maibalik na nga sa lalong madaling panahon ang kuryente dito sa Visayas region, amigo. Tama ka dyan, amigo, itong satellite phones. Mahalaga talaga, amigo, lalong-lalo na kung papalapit na nga itong mga kalamidad dahil isa nga sa mga nagiging problema after ng bagyo ay itong komunikasyon kung napuputol nga o bumabagsak itong mga kuryente. Ganun din ang mga signal or linya ng komunikasyon, amigo, kaya minsan or madalas nagiging mahirap ang komunikasyon ng mga LGU, ng mga barangay sa mga pagresponde sa mga dapat nilang gawin after ng bagyo, amigo. At napakahalaga ng komunikasyon at dapat nating tandaan, taon-taon mahigit 20 bagyo ang pumapasok sa ating bansa. Oy, abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas. Hataw Balita. Traslasyon at anumang aktibidad ng mga deboto sa Quiapo, bawal muna kasunod ang COVID-19 Omicron variant surge. Hataw Balita. Booster shot para sa mga walk-in at non-residents sa San Pedro City, Laguna, pinahihintulutan na. Hataw Balita. Patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas. May mga impeksyon, pagkain, gamot at iba pang allergen na maaring maging sanhi ng pantal-pantal sa katawan na kung tawagin ay hives. Ito ay makati, masakit at maaring mahantong sa emergency. Hives prevention is by avoiding whatever it is that causes the condition. Learn what triggers hives in order to avoid it. Watch Doctors on TV this Sunday at 11:30 in the morning, only here on UNTV. Para sa lahat ng frontliners na umaapaw ang sakripisyo, serbisyo, dedikasyon at malasakit sa bawat Pilipino, maraming salamat po. Ang tunay na bayani ng ating bayan. Saludo po kami sa inyo. Oy, 9 minuto makalipas po ang 5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinapayagan na ng bayan ng San Pedro ang magpa-booster shot sa kanilang mga vaccination sites kahit na taga-ibang lugar o nagpapabakuna sa ibang bayan. Siguruin lang na dala ang kanilang mga vaccination cards at valid IDs upang maberipika ng City Health Office. Si Mac Cordoba humahatawa. Hataw Balita. Pwede na ring magpabakuna ng booster shots kontra COVID-19 ang mga walk-ins at hindi residente ng San Pedro, Laguna sa kanilang main vaccination sites. Subalit wala pang available booster shots para sa mga nabakunahan ng Sinopharm. Ang tricycle driver na si Jerome Wahe nagpa-booster shot na dahil sa takot na mahawa sa Omicron variant ng COVID-19. Matatakot tayo siyempre kasi ano yan eh, virus eh. At kaya naman tayo natatakot kasi marami tayong nababalitaan na nakakamatay talaga yan. Kaya ako bilang concern sa aking sarili at sa aking pamilya, nag-decide akong magpabakuna at the same time magpa-booster para dagdag protection na din ito panlaban natin sa pandemic. Para sa mga nagnanais pumunta sa vaccination sites ng San Pedro, kailangan lang magpresenta ng valid ID, vaccination card at siguraduhin may dalang sariling ballpen pang fill out ng form. Ayon sa City Health Office ng San Pedro, nag-a-average ng 3,000 ang mga nababakunahan sa buong bayan ng San Pedro araw-araw. Nagsisimula ang kanilang pagbabakuna mula alas 8 ng umaga na inaabot ng gabi hanggat may nakapilang magpapabakuna. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Mac Cordova, humahataw! Hataw Balita! Dahil sa banta ng COVID Omicron variant, dinagsa ng mga residente ang mga vaccination sites sa Puerto Princesa City, Palawan upang makapagbakuna laban sa COVID-19. Si Andy Pagayona, humahataw! Hataw Balita! Maaga pa lang mahaba na ang pila sa apat na vaccination site ng mga barangay sa Puerto Princesa City, Palawan upang magpabakuna kontra COVID-19 kahapon. Nangangamba kasi ang mga ito sa banta ng Omicron variant na mas mabilis makahawa kumpara sa Delta variant. Tulad na lamang nila Sheila Raya at Noel Royo na bumiyahi pa ng malayo makapagpabakuna lang. Kasi sir, dati nag-aalanganin pa. Kumbaga, nag-iisip mo na. Tapos yung huli na okay man din pala, kaya bago ko pa nanot. Tsaka yung naano po kami yung sa one dose lang kasi nahirapan kami yung sa pagpila-pila. Bilang isang kabataan, need po natin mag-ano para po ma-protectan po yung sarili po natin para po sa ano, sa kumkalat po na ano, na COVID. Mahigit 5,000 ang nabakunahan sa Puerto Princesa City. Sa Barangay Langoga nakapagtala ng 1,210, 1,367 sa Barangay Makaraskas, 2,063 sa Barangay Mariugon, habang 1,200 naman sa Barangay Concepcion. Patuloy ang paanyaya ng lokal na pamahala ng Puerto Princesa sa mga residente ng lungsod na samantalahin ang isinasagawang pagbabakuna upang makaiwas sa pagkahawa sa kumakalat na sakit sa bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Andy Pagayona, humahataw! Hataw Balita! Simula ngayong araw, ipatutupad na ang liquor ban at curfew hours sa Baguio City upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa lungsod. Si Grace Flores, humahataw! Hataw Balita! Simula ngayong araw hanggang January 18, magpapatupad na ng liquor ban mula hating gabi hanggang kinabukasan ng tanghali sa siyudad. Magpapatupad na din ng curfew sa Baguio City mula hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Samantala, tatanggap pa rin na mabisita ang lungsod pero lilimitahan na lamang ito sa 4,000 bawat araw na nakaregister online na bibigyan ng Quick Response Travel Permit o QTP. Sa ilalim ng EO, pinapayagan ang mga tourism establishments na mag-issue ng QTP na katumbas ng 70% ng kanilang kabuang kapasidad gamit ang kanikanilang triage. Ang mga turista ang fully vaccinated mula sa mga lugar na nasa Alert Level 3 ay kinakailang magpakita ng negative result ng RT-PCR test na may 72 hours validity bago ang pagpasok sa lungsod. Ang mga edad 12 hanggang 17 ay hahanapan din ng negative RT-PCR test result. Dahil nagtataas na po yung cases sa ibang areas, na de-declare na po ng Alert Level 3 ang national, particularly for NCR, Bulacan, Cavite, and Rizal. We will still allow tourist travels from these areas but we have to add more precautions. So even if they're fully vaccinated, they have to present testing po. Samantala, sa dating single digit na 6 active case noong December 25 noong nakaraang taon ay umakyat na ito sa 248 active case kahapon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Doctolero Flores, humahataw! Hataw Balita! Siyam na border control point ang inilatag ng PNP sa iba't ibang bayan ng Rizal matapos mapabilang sa Alert Level 3 ang lalawigan. Si Jenica Cruz, humahataw! Hataw Balita! Nagsimula na kahapon ang pagbabantay ng Rizal Philippine National Police sa mga border control points nito sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Rizal. Ito'y matapos ilagay sa Alert Level 3 ang lalawigan kasama ng Cavite at Bulacan. Kabilang sa siyam na border control points ay sa Quezon City at Rodriguez Rizal, San Mateo at Marikina, Quezon City at San Mateo. Dalawa sa Marikina Antipolo tri-boundaries, tatlo sa Cainta at Pasig, at border ng Taytay at Pasig na matatagpuan sa C6. Sa ngayon ay wala pa naman pong naitalang ating mga kapulisan na mga taong nagpupumilit po na mag-travel or makatawid ng border.
nang hindi sila otorisado. Base po sa mga reports po ng ating mga nagmama ng checkpoint, ay wala naman po silang na-encounter na nang aaway, na makulit, katulad po ng mga nakaraang mga panahon na nag-i-implement po tayo ng lockdown or yung mga time na ECQ. Kabilang sa mga kailangang ipakita sa border checkpoint ay valid ID, vaccination card, purpose of travel, at essential documents naman para sa mga delivery vehicles. Samantala, nagpapatupad na ng curfew sa lalawigan ng Rizal simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula sa Rizal, Jenica Cruz, Humahataw. Hataw Balita. Umakyat na sa 11 pulis sa Bulacan ang nagpositibo sa COVID-19 makalipas ang mahabang bakasyon. Nagpatupad na rin ang Bulacan PNP ng mandatory swab test sa mga nakasalamuhan ng mga pulis na nagpositibo sa virus. Si Nestor Torres, Humahataw. Hataw Balita. Inaasahan na ni Bulacan Provincial Director Police Colonel Manuel Lucban na madadagdagan pa ang bilang ng mga pulis sa Bulacan na magpapositibo sa COVID-19. Ito'y matapos magpositive sa antigen test ang ibang mga PNP personnel na nagkaroon ng close contact sa mga naunang pulis na nagpositibo sa coronavirus. Sa ngayon, umakyat na sa 11 pulis sa Bulacan ang positive sa COVID-19. Maliban pa rito, meron tayong pinaswab test din na waiting for RT-PCR result kasi nagpositive din sa antigen. Samantala, nagpatupad na ng mandatory swab test sa mga tauhan ng PNP sa Bulacan at hinihintay na lang ang resulta ng mga ito. Lahat na minamandatory ko na agad. So iba't ibang area yun, hindi lang dito sa kampo. Meron tayo sa local police natin, meron din naman dito sa kampo. Sa ngayon, nananatili sa isolation at quarantine facility ang mga nagpositibo ng mga pulis at hindi na pinauwi sa kanilang mga pamilya. Samantala, sa tala naman ng Bulacan Public Health Office, umabot na sa 614 ang aktibong kaso sa Bulacan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita! Nagkakaubusan na ang supply ng paracetamol sa ilang mga butika sa probinsya ng Camarines Norte. Si Brian Baldarahe, Humahataw! Hataw Balita! Ito ang eksena sa ilang butika sa Camarines Norte kahapon. Mahaba ang pila, pahirapan ng pagbili ng mga gamot na paracetamol dahil halos ubus na ang supply nito sa halos lahat ng butika sa probinsya. Ayon sa ilang mga pharmacy, naunang naubos ang mga gamot sa lagnat at sipon. We're out of stock na po. Then ngayon nagkaroon na nga siya ng shortage talaga at inwala ng pagpasok nitong simula po nung Monday pa. Ayon sa ilang butika dito sa Camarines Norte, hanggang ngayon ay walang katiyakan kung kailan darating ang mga stocks ng gamot dahil kahit mismo ang kanilang mga supplier ay wala ring maipadalang supply ng gamot sa kanila. So ngayon, since wala pong products po na para sa ubo at sipon, ang ginagawa po namin is in-offer po namin yung mga generic. Sa pag-iikot din ng news team kahapon, isang branch na lang ng kilalang butika ang napag-alaman naming may natitirang supply na lamang ng paracetamol. Subalit ayon sa branch manager nito, halos malapit na din itong maubos, kaya naman tigda 2 banig na lamang ng paracetamol ang kanilang ibinibigay sa kanilang mga customer. Matatandaan nitong nakalipas na linggo, sinabi ng DOH na walang shortage ng paracetamol sa bansa. Tumaas lamang ang demand nito dahil sa flu season ngayon, bunsod ng malamig na panahon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Brian Baldarahe, Humahataw! Hataw Balita! Operational na ang plastic chair making facility sa Benguet na ipinagkaloob ng Department of Environment and Natural Resources o DNR kung saan maaari ng mapakinabangan bilang upuan ang mga plastic na basura na nakokolekta sa probinsya. Si Esprinchel Saysayan, Humahataw. Hataw Balita!
Malaking tulong sa problema patungkol sa solid waste ang isang 6.55 million pesos plastic recycling equipment na natanggap ng Benguet Province mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR noong Disyembre 2021. Ayon sa Benguet Environment and Natural Resources Office o BENRO, maaaring gawing classroom chair ang 25 kilogram na basurang plastic gamit ang pasilidad na sa kasalukuyan ay nasa lumang gym sa Wangal La Trinidad. Ang nasabing pasilidad ay may shredder at extruder machine kung saan inilalagay ang ginutay-gutay at pinatuyong plastic upang tunawin at hulmahin bilang upuan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, malaki rin ang mayaambag ng pasilidad sa mga pampublikong paaralan na makatatanggap ng upo ang magagawa. Samantala, magsasagawa ng pagsasanay ang Benguet PENRO sa kanilang mga tauhan para sa regular na operasyon ng pasilidad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Esprinchel Saysayan, humahataw! Na ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa Pilipinas, nakatoon din ang atensyon ng mga presidential candidates kung papaano tutugunan ang krisis sa kalusugan. Nakatutok naman ang ilan sa iba pang isyu na kinakaharap ng bansa, kabilang ang bank secrecy law, war on drugs campaign at corruption. Si Alan Manansala, humahataw! Hataw Balita! Balik sa operasyon ang mobile swab cab ni Vice President Lenny Robredo sa gitna ng lumulobo na namang COVID-19 cases. Kahapon, nagbigay ito ng libreng antigen test sa Tandang Sora, Quezon City. Sa Facebook Live, ibinahagi ni VP Lenny ang napakataas na turnout ng mga nagpositibo. Nakapag-swab po tayo ng 813 na tao, 373 yung nag-positive. Napakataas ng positivity rate, more than 40%. Sa lahat pong swab cab namin, ito na yung pinaka-dihamak na pinaka-mataas. Ngayong araw, idideploy naman ang mobile swab cab sa Quezon Memorial Circle. Nanawagan rin si VP Lenny sa mga medical, licensed mental health professional at non-medical volunteers para sa bayanihan i-consulta service ng Office of the Vice President. Inihayag naman ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso na pumayag na ang mga pinuno ng Simbahang Katoliko na muling ipagpaliban ang traslasyon ngayong taon. Imbis na physical gathering, hinikayat na lang ng alkalde ang mga deboto na ipagdiwang na lang ang kanilang tradisyon sa kani-kanilang mga tahanan. Wala muna tayong traslasyon ngayong taon na ito. At wala rin tayong physical mass. No. Online mass lang tayo. Sisiguraduhin ng Manila LGU na maging ang pagbisita ng mga deboto sa simbahan sa Quiapo ay mahigpit na ipagbabawal. Magtatalaga ang LGU ng mga kawaniin ng pulisya sa Quiapo upang tiyakin na walang anumang aktibidad ng mga deboto sa labas ng simbahan. Kayo po ay maaaring pauwiin o maaaring paalisin. So, I would rather wag na kayong gumastos para bumiyak. Magdasala lang. Tulong-tulong na lang. Tulungan nyo na kami para sa inyong kaligtasan. Walang video, walang sarado ang simbahan. Basta sarado. Walang misa physically. Tapos online lang. Kasabay nito, ipagbabawal ang pagbebenta, distribusyon at pag-inom ng mga nakalalasing na alak simula sa kinagabihan ng January 8 hanggang sa kinaumaga ng January 10. Nababahala naman si Ferdinand Bongbong Marcos sa pagdami ng mga namamalimos sa kalsada nitong holiday season. Nag-aalalaan niya siya dahil mabilis ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID. Kaya ayon kay Marcos, kailangan mailigtas agad ang mga kabataan dahil sila ang mas madaling madapuan ng sakit. Nanawagan ang BBM Sara Unit Team para sa agarang pagtatayo ng isang text helpline para sagipin ang mga street kids. Magiging bahagi aniya ng programang ito ang lahat ng mga individual at netizens upang ipaalam agad sa mga kinauukulan ang mga nakikita nilang mga batang hamog sa kalsada na kailangang iligtas at kalingain.
agresibong hakbang laban sa COVID-19 naman ang itutulak ni Presidential Aspirant Senator Panfilo Lacson kung siya ay palarin sa halalan. Kanyang isusulong ang agresibong mass testing, mass contact tracing at mass booster shots, bakuna sa mga minor de edad at paninindigan laban sa mga lumalabag. Ayon kay Lacson, pwede lang masabing nagwagi na ang bansa laban sa COVID-19 kung zero cases o wala nang talagang kaso. Sa kanyang Twitter post, bagaman isang positibong hakbang aniya ang pagsasampa ng reklamo sa tinagurang Poblacion Girl, dapat ring panagutin ang mga sinasabing koneksyon nito. Kailangan aniyang matigil ang palakasan system. Sa kasalukuyan, naka-home quarantine si Lacson matapos ma-expose sa kanyang anak na COVID-19 positive at nasa maayos na kalagayan ayon kay Partido Reforma President at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Kapag nanalo, i-re-require naman ni Senator Manny Pacquiao ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno na i-waive ang kanilang karapatan sa ilalim ng Bank Secrecy Law, kabilang na ang mga miyembro ng pamilya nito. Sa isang pahayag, sinabi ng senador, hindi lamang pagpirma sa Bank Secrecy Waiver ang kanyang gagawin sakaling manalo sa halalan, maging ang pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay kanyang gagawin maging ng kaniyang ia-appoint na opisyal. Sa ganitong paraan, aniya, matitiyak ang transparency sa kanyang administrasyon. Muli namang binatikos ni Labor Leader Calyody de Guzman si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay de Guzman, imbes na magpakumbaba sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang termino, hindi umano umingi ng tawad ang Pangulo sa mga nasawi sa kampanya kontra droga ng pamahalaan. Gayun din sa umano'y bilyon-bilyong pisong patuloy na nawawala sa kaban ng bayan dahil sa katiwalian. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, kumahataw! Hataw Balita! Oy, Gladys, ha? Binabati natin ang mga nanonood sa atin ng live sa YouTube, mahigit 4,000. At syempre, ganun din sa mga nanonood po sa atin sa Facebook, yung ating mga suke. Oh. At syempre, yung nasa TV naman, yung nanonood sa TV, sa UNTV 37. At binabati ko na rin na Gladys, si Shea. Hinahanap niya kasi kahapon yung binati ko kasi yung kanyang mami, si Glenda, sa kanyang birthday. Hinahanap niya kasi kung binati ko rin daw siya. Kaya, shout out kay Elisea. Ayan, bagamat tulog pa. Gladys. Yes, mayong buntag sa ating mga viewers at sa iyo din dyan, Shea. At ganun din, amigo, binabati ko rin ng happy, happy birthday ang isa sa ating mga news editors dito sa probinsya na si Bryce Diano at sa lahat ng January celebrants ng Members Church of God International. At syempre, yung mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350. Salamat po. Tayo, Gladys, ay muling nag-aanyaya sa ating mga kababayan kung loloobin ng Panginoon sa darating na January 10, araw ng Lunes, alas 7 ng gabi, merong tayong mass indoctrination o ang MCGI. Kaya sana yung ating mga kababayan ay makasama nating manood dyan sa ating MCGI mass indoctrination kung loloobin sa January 10. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Subaybayan din ang 24/7 live streaming ng mga programa ng UNTV sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit, Kapitulo 36, Talatang 10. O ilagi mo nawa ang iyong kagandahang loob sa kanila na nangakakakilala sa iyo,
at ang iyong katwiran sa matuwid sa puso. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Webes, ika-anim sa buwan ng Enero 2022. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gladys Tuwagi. Ako naman po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At lagi po sana nating tandaan, sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Hanggang bukas kung loloobin po ng Panginoon. Maraming salamat po.